The last planner you'll ever have is here. Oh, guys, what up? Look what I have. This is what you call the last planner you'll ever have, 2012. The supposed end of the world. So we don't know if it's true. Hopefully, hindi. Pero this is the last planner you'll ever have. Bakit? Because may konting introduction tayo dito, guys. It says na, sabi ng mga Mayans and ni Nostradamus na 2012 daw is the end of the world. We don't know if it's true, pero it's better to be safe. Diba? So, nakasulat nga dito, babala. Joke lang po to. Kung maasar, magalit na lang po kayo sa Mayans dahil naubusan sila ng papel. So, hanggang 2012 lang yung Mayan calendar, diba? So, huwag natin sisihin yung mga people behind this planner. Bali yung concept ng last planner you'll ever have. Basically, before 2012 pa, marami nang nagsasabi na magtatapos na yung mundo sa taong 2012. Tapos maraming pelikula at saka mga balita na nanakot ng tao. So we wanted a fresh approach to 2012. Sabi namin, siguro gawin naman nating nakakatawa yung end of the world. And eventually, naisip nila gumawa ng planner kasi paano mo nga naman plaplanuhin yung huling taon ng buhay mo kung sakaling end of the world na. And eventually, ito yung lumabas, yung the last planner you'll ever have. Basically, puro lang siya mga kung anong gagawin mo sa last year ng buhay mo. At maraming mga features dito sa planner na to, tulad ng mga tugtog na dapat mong patugtugin at i-request sa MYX kapag 2012. So, isa-isain mo yung kantang yon dahil at the end of it, di ba, inubos mo na lahat ng survival songs na meron. So, bukod doon, it's basically a planner. Susulat mo lang yung everyday experiences mo, ganun. Tapos may mga features din na pwede nyo pag-usapan ng friends mo. Where I would likely be on December 21, 2012. Yung totoo, December 21. Sa bahay. Wala pa akong plans eh. So, next time na natin i-fill out yan. Okay. Tapos we have, of course, the 2012 calendar and 2013. Hopefully. So, kung mag-survive tayo lahat sa 2012, ito ang calendar for 2013. But if not, ito lang ang mga kailangan yung tandaan. Don't mind the right side, okay? So, ang sinasabi nila dito is that every month, they have like a prediction na kung ano mang mangyayari for the end of the world. So, kunwari it happens in January, we're gonna have an epidemic. So, epidemic January, magkakaroon tayo ng virus. Ito siguro yung favorite ko, yung Winter Wonder June. Basically, ang sinasabi niya, magsasebo daw yung taba natin, parang tirang adobo, patay, lamigin pa naman tayo. Medyo imposible kasi para sa Pilipinas na maging ganito kalamig. Actually, sa mundo, di ba may global warming? Very opposite, pero cute lang to think kung paano tayo magta-try mag-survive kapag naging taglamig dito sa Pilipinas. Ang nakakatawa dito, 2011, towards the end of 2011, tsaka lang kami nagkaroon ng tibay ng sikmura na gawin itong planner na to. So, yung bakasyon ng November, dun ko binuno yung pag-design nito at yung mga kasama ko, sila naman yung nagsulat. Mga 1 to 2 weeks yung pinaka-effort namin. Tapos, pasok agad sa printing para masabi na namin agad na we're selling the last planner you'll ever have 2012 on time. So basically, yung planner, nandito lahat ng mga essentials ng isang planner. Siyempre, yung pangalan, tirahan, address. Tapos, meron din kaming theories per month, no? So, graphically, ano siya, graphically presented siya, illustrated. Pero, basically, ito yung mga theories as to how the world will end. Pinag-usapan namin na i-present natin ng nakakatawa para hindi naman nakakatakot yung concept natin. Maraming features dito tulad ng bucket list na mga gagawin mo bago ka mamatay. Dive. Hindi pa ako nakaka-dive eh. Dive. Watch NBA. Live. Watch Coldplay. Live. Tapos nakalagay dyan, lahat naman kasi tayo mamamatay. So, before we all die. Okay.
di ba dinidilaan ang pusa mo ang daliri mo? Sa totoo lang, tinitikman ka niya eh, para pag naging giant siya at kakainin ka, alam niya kung mas bagay ka sa nor or sa ketchup. I think ako both. Nor sa kanin, ketchup sa akin. Tapos, meron kami sa February na medyo PG-13 sa mga manonood natin. Ng mga to-do list, ng mga gusto mong karirin, at ng mga ayaw mong karirin dahil ayaw mo sa kanilang itsura o ugali. So, yan ang February natin. Yung March namin, meron kaming quiz. And ito yung ini-invite namin yung mga bumili ng planner na mag-post sa Facebook kung anong resulta ng kanilang what's your TQ? What's your chugi quotient? Basically, quiz lang to para malaman natin kung magsusurvive ka or hindi. Marami pa kami dito tulad ng time capsule, kung paano gumawa ng time capsule. Pero siguro, yung isa sa mga most interesting na dapat ninyong abangan ay yung End of the World playlist na pwede nating i-request, syempre, sa MYX para patugtugin at mag-emo tayo or mag-celebrate tayo kung anong mga kailangan nating patugtugin. Mga kanta ito na bagay para sa katapusan, no? Meron kaming Don't Dream It's Over ng Sixpence. Or If Only I Could Turn Back Time by Aqua. Siyempre, mga 90s kids lang yung nakaka-relate. At meron kaming survival kits. Personalize itong survival kits natin kasi kung kunyari ikaw ay social, merong survival kit para sa social. Kung lovers kayo, wala namang masyadong laman yung survival kit ng isang lover. Kayo lang ring dalawa yan. At marami pang ibang dapat niyong abangan dito sa The Last Planner You'll Ever Have 2012. We are selling The Last Planner You'll Ever Have 2012 online for the price of $375. We have resellers outside of our team that sells this at 400 pesos. Still affordable and kung i-compare sa ibang planners, no? Affordable talaga siya, murang-mura at abot kaya. It's fun and it's hip, so go get it now. The Last Planner You'll Ever Have. And of course, I also checked out The Last Planner You'll Ever Have. Really, the last? Why is it the last? Since it's 2012, di ba? Hindi, joke lang. Kasi di ba may mga no. Nagsasabi nga na 2012 daw, end of the world. So, they kind of played around that. So, okay. Pero mag-astig yung planner na to. I guess for 2012, that should be your planner. And some spunk to your life. Correct. Of the world.